Sandali ho at si Attorney Glenn and Chong. Glenn Chong pala. Glenn Chong. Magandang umaga po, Attorney. Yes, kabayan, magandang umaga po sa inyo at sa mga nakikinig po sa atin sa DZMM. Magandang umaga po. Ano na po ang latest natin tungkol doon sa inyong aide na napatay at sinasabing may binabanggit kayo na tinorture muna ang inyong aide? Yes po, kabayan. Nung Thursday pa po yun, na sinabi ko po na based on my own understanding of the pictures, pre-autopsy and post-autopsy ng medico-legal ng PNP, kasi nag-conduct na po ng autopsy, sir, okay, yung medico-legal ng PNP. May nagbigay po sa akin ng pictures ng before na autopsy at after na autopsy. So, based on that, kasi po, sir, ako, hilig talaga ako sa forensics. Nanonood ako ng autopsy sa YouTube. So, tinitingnan ko po yun and I was led to be, in my own personal assessment, merong torture kasi nawawala si Richard ng 3 oras, sir. Bago nangyari sinasabing pamamaril, yes, ay nawawala si Richard ng 3 oras. Ah, hindi araw. 3 oras. Yes, sir. At 10 o'clock ng gabi, he was last seen alive at 10 o'clock ng gabi. Nasa siya noon? Doon sa malapit doon sa pinangyarihan ng krimen. Okay, tapos? Then he was found at the crime scene at 1 o'clock. Wala bang nakapagsabi na may kumuha sa kanya? Sir, I will not discuss this on air, sir, because we are building up our case. Okay. So, ang masasabi ko lang po, between 10 o'clock ng gabi, ng araw na yon, December 9, and 1 o'clock ng December 10 ng umaga, madaling araw, nawawala po si Richard dyan. So, and then based on the pictures from the nakuha ko sa PNP autopsy, sir, I am led to conclude na meron talagang foul play, meron talagang torture. So, sumulat po ako sa public attorney's office, pinirmahan po ng asawa niya, nilatag ko po yon, at nagpadala po si Chief Public Attorney Perseda Acosta ng full forensic team kahapon. So, natapos na yung autopsy sa PAO? Yes, sir. 8 hours po. Okay. Anong lumalabas sa autopsy ng PAO? Okay, ganito po. The torture angle is really confirmed. Meron po si Richard. Sa left side po ng brain niya, ulo niya, hinampas po ng... Hard object enough for the brain to shift to the other side at doon po ang blood clot. Okay. O, doon po ang blood clot sa kabilang side, sir. So, sa halip na dito sa natamaan, doon po sa kabilang side ang blood clot because the force was so big or so large. Then, meron pa pong 2 tama sa ulo na blunt force trauma na may blood clot. So, these are signs of torture, sir. This cannot be considered an encounter. Kasi wala pong nangyayaring ganyan sa encounter, sir. Di po ba, kabayan? Now, aside from that, meron pong 2 sa harap na sa harap ng katawan. Torso. Sa harap po ng katawan ni Richard. Oo. At 2 sugat that appears to be ice pick marks. Ice pick. Yes, sir. Sa dibdib, sa tiyan o saan? Sa tiyan. Or okay, towards okay. The left side. So may blood clot yun, hindi lalabas ang dugo doon? Yes, sir. May sugat na parang round na maliit. Tapos sa likod, sir, may 6 na ganun din. Parang ice pick mark, sir. Sa likod niya, 6 na saksak? Yes, sir. 6 na saksak na parang ice pick, sir. Okay. Then meron ding saksak ng sharp object na parang sabon sa may upper part ng kanyang shoulder. Parang ano? Parang stab wound. Stab wound, saksak. Yes, sir. Sabon, yes, sir. Hindi na ito, ice pick, hindi na ice pick. Hindi po ice pick yun, sir. Hindi na, okay. Parang kutsilyo. Tapos, along that line, sir, perpendicular to that wound down below, above the buttocks, taas lang po ng puwet. May 2 pong parang hiniwa ng kutsilyo. Mahaba po yun, sir. Mga 4 inches. Okay. Yung isa naman, mga 3 inches. Yun. So, dalawa yun. So, attorney, nung sinasabing yes, nakipagbarilan siya at pinagbabaril naman ng HPG, ano? Yes, sir. Patay na pala siya noon. Merong 2 wounds, sir, na wala ng tissue reaction. So, ibig sabihin, patay na siya. At least yung 2 wounds na that was pointed out by Dr. Erwin Erfe. Okay. This wound,
walang tissue reaction. Itong wound na to, walang tissue reaction. These were hit. Yung sa panga niya, sir. Kasi yung panga niya, sir, walang tissue reaction doon, sir. So, ibig sabihin, patay na po siya nung tumama yon. Pero, yung upper teeth po niya, sir, yung upper teeth po niya, kalahati lang po ang natira. Opo. Kasi yung kalahati, nangatanggal po. Wow. Talagang pinahirapan talaga siya. Pinaglaruan, pinahirapan talaga, sir. I can imagine. Napakabilis ng pangyayari kasi sabi niyo mga ilang oras, dalawa, tatlong oras. Nawala bago nabalita na pinaulanan yung Toyota ninyo. Yes sir, opo sir. Okay. Yes, okay. Kung nangyari ho 'yan, paano yung babaeng kasama niya? Namatay din po 'yun. Hindi nga, may torture din ba 'yon? I'm not concerned with that woman sir kasi angkas lang po siya. Ang dinala na kasi yung body to General Santos, sir. Hindi ko na po naabutan yun, kabayan. How about ang pamilya na? Kasi dapat nating malaman na kung si Richard Santillan ay tinortured muna, nung siya ay mapatay, patay na siya, sabi nyo, then may tortured marks siya. Opo. So, ang babae, yung kasama niya, dapat malaman din natin kung siya tinortured din o buhay ba siya nung nandun at namatay na lang sa pamamaril ng HPG. Yun sir, ang kabayan ang hindi pa natin, hindi ko malalaman yan. Pero nag-express na po si Chief Public Attorney Percy Acosta na ang nang interest doon sa angulo na yan, kung anong nangyari doon sa babae. Kasi inuwi na po siya sir, kasi hindi po siya taga rito. Hindi nga, yung pamilya ba ng babae hindi naghahabol? Hindi sila naghahabol sir, tinanggap na lang po nila yun. Okay. Na disgrasya yung nanay nila. May pamilya pala. Kasi may edad na po yun, sir. May edad na po yun. At nakausap ko po yung anak. Okay. Kung nangyari ho ito, sakali, kung totoong nangyari ito, torture, patay na, before na pinatay, hindi kayong target, kundi si Richard talaga. Sir, ang tingin ko niyan, sir, this is my own theory. I could be wrong. Dalawa kaming pinenta niyan, sir. Na? Dalawa kaming pinenta dyan sa kung sinong gustong magpundo to liquidate me. You. It just so happened I was not there. Hindi, bakit tinorture muna si Richard? Because they wanted to find out sino ang nasa likod ko. Sino nagpupundo sa akin? Sino ang sumusuporta sa akin? Dito sa issue ng dayaan sa halalan. So ang hinala, hindi lang kayo, kundi may tao pang nagpupundo sa likod nyo. Yes sir, and that they are after that person. Sir, I have been honest about this fight, sir. Sinasabi ko na po ito, kabayan. Walang nagpupundo sa akin. Walang nasa likod sa akin sa itong efforts ko para malinis natin ang ating halalan. Walang grupo dyan na nagbibigay ng pera. Walang grupo dyan na nagsusuporta. But there are people helping to protect me. Yun ang sigurado, sir. Opo. Si Richard Huba ay may alam din sa sinasabi niyong kaso na dayaan sa halalan. May alam din siya? Alam na alam niya, sir. Kasi kaming dalawa ang nag-uusap. Okay. So every time I leave my place, nagko-conferensya muna kaming dalawa kung anong gagawin, saan kami pupunta, sinong kakausapin. Kami lang dalawa yung nag-uusap about that, sir. Alam na alam niya lahat yun, sir. Ayun. So, yun ang possibility na siya ay target din nung sino mang nagtatangkang kayo ay patayin. So, siguro, sir, they may have already known na baka may alam kasi may mga pagkakataon na si Richard lang ang pumupunta sa Comelec at nagpa-file ng mga papers ko, sir. Mm-hmm. Okay. So, ano na po ang latest? Sir, ito po. Ako'y nananawagan kay Chief PNP Oscar Albayalde na kung maaari, because there is already a basis, malinaw na po yan, this is expert findings, forensic team ng Public Attorney's Office, kung maaari, itong mga kasangkot, yung mga official po ng PNP, saka yung mga kasabi po ng kapulisan, HPG, Regional Intelligence Unit ng Pro 4A, saka itong kainta police, dapat sir, they should be confined to barracks doon sa Krami, sir, pending full investigation, sir, including General Carranza. Oh, kasi parang ang ginawa, nilipat lang sila. Oh, nirilip lang sa po position sila, nila. Dinagay lang po sila sa floating status. That is not enough. Now, we can prove that a crime has been committed and these people should be put in Krami and confined to barracks.
wala pa ho kami naririnig din na pahayag mula kay General Bayalde tungkol sa issue na ito. Sir, because ang tingin ko po, sir, nakita ko po yung internal memorandum ng PNP, sir. May mga tao din po naman ako. Hindi naman ako maging congressman kung tatanga-tanga lang po ako. Nakita ko po yung internal memorandum nila kay ASIC John Malaya. Nakalagay po doon that according to Regional Director Carranza, this is a legitimate operation based on solid intel holdings. Okay. Nakita ko po yung intel holdings niya, sir. Matrix lang po. At ang picture ni Richard Santillan galing pa sa Facebook. Aha. Oo, kasi pinagbimita nga siya ang membro ng legitimate police operation dahil laban sa highway boys. Paano na yan ngayon i-explain, sir? Yes, na tinorture pala. Alam mo, sir, ilan ang kabayan, ilan ang sugat ni Richard Santillan sa buong katawan? Ano? 63. Yes, sir. Kasama 63. Ho yung kasama yung ice pick at saka yung at saka yes, yung mga pukpok sa kanya. 18 entry wounds, 12 exit wounds, 7 lacerations, I don't know, I forgot anong tawag doon sa mga tuldok na yung parang ice pick. Basta 63 lahat, sir. May parang krino pa yung ito pa, sir. Basag yung ngipin ni Richard sa taas. Ay, yung basag. Grabe. Tapos dito sa baba, sir, dito sa baba, yung tatlong ngipin, pinakita talaga yung sa akin ni Dr. Irby. Because I went out to get food. Kasi kakain ako, nagugutom ako, nandun ako, sir. 8 oras ako nakatayo doon sa autopsy room. Pinatawag ako dahil ipakita yung ngipin. Nakat yung ngipin half and the cut was very clean. Makina, grinder ang ginamit ata doon. So, kung may alam kung isin na torture, ang possibility ngayon, attorney, marami na rin alam yung mga taong naghahabol sa iyo. Sir, alam ko si Richard will never squeal me. Kaya nga? He will never squeal. Ay, pag ganun torture nang inaabuto niya? Sir, pinag-usapan na po namin yun dati. Oh. Na under circumstances na ganun, na-capture ka na, what would you do? Resign to your fate. I mean, tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Tanggapin na lang natin. Kung ako naman din yun, tatanggapin ko na. Wala namang mangyayari. Mamamatay din naman ako. Ba't ko i-squill? But of course... I know, sir. Abogado ho kayo. Siyempre, you have to expect yung pinaka-worst. Yes, sir. I expect the worst. But even if they know, I have nothing to fear. Okay. Wala ho akong kinatatakutan sa sinila. Tuloy na ho yung kaso. Naipala ninyo. Hindi pa po. Magbidil na pa kami ng kaso, kabayan. Okay. Attorney, maraming salamat po. Good morning. Yes, sir. Thank you, sir. Si Attorney Glenn and Chong.